Sa Good News Kusina, hindi muna natin papansinin ang kalan dahil marami pang mga paraan para makapag-prepare ng isang bonggang handaan. Ngayon, magluluto tayo ng adobo manok. Adobo manok. Ang Amerikanong si Travis Craft sumikat sa kanyang instructional video sa pagluluto ng Pinoy na putahing adobo. Nasa kalahating milyon na ang views nito sa isang video sharing site. 2003, nang magsimulang bisitahin ni Travis ang Pilipinas. Mula noon, ay pabalik-balik na rin siya para magbakasyon dito. Modeling and acting ang pinagkakaabalahan ni Travis ngayon. At patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga self-produced online video. Mga kapuso, ako po si Travis Craft. Purong Americano, pero pusong Pilipino. Pero ngayon, hindi lang karaniwang pagluluto ang gagawin ni Travis. Sasamahan niya tayong magdiskubre ng mga kakaibang cooking style na hindi ginagamitan ng kaldero at kalan. Dito unang napadpad sa Bayan ng Porak sa Pampanga si Travis. Ginagawa raw kasi rito ang pagluluto sa kawayan o bulo sa Kapampangan. Noon pa raw ito ginagawa ng mga katutubong Aita dahil ang kawayan daw ang isa sa mga pinakamabilis tumubo sa mga bundok ng Porak, Pampanga, kaya raw naisipan nila itong gamitin sa pagluluto. At tuwing Oktubre, pinagdiriwang dito ang Binulo Festival kung saan dagsa-dagsa ang nakikilahok sa paligsahan sa pagluluto ng binulo. Hey Edgar, finally we meet! What's that? So, pwede mo ba akong turuan magluto ng binulo? Oh, alam mo, ito, natutunan ko pa sa mga ninuno ko. Nandito na yung mga ingredient natin na gagamitin. Pero bago ang lahat, kukuha muna tayo ng panluto natin, yung buho. Okay, one more. Ito ang gagamitin natin para sa binulo. Ang first recipe for the day, ang binulong sumpo. Ang kamatis. Unang inilagay sa bulo ang kamatis. Sunod naman ang kamyas, sibuyas, bawang at asin. Isa-isang ipinasok sa bulo ang sumpo. Pwede na natin lutuin? Oo, sigurado na yan. Sige. Okay, sana tayo na. Lagyan ng kaunting tubig ang binulo pag nakalatag na ito sa apoy. Sa loob lang ng kalahating oras, luto na ang binulong sumpo. Kuya! Gutom na ako! Kainan na! Ito na! Mukhang masarap! Samahan na rin ang kainan ng kanin na sinaing din sa bulo. Oh, ito, mas masarap na kumain na nakamay. Okay. Sa mga Pilipino kasi, ito ang the best. Oh, mainit. Mainit talaga! Yeah, sarap yan. Manyaman! Dito pa rin sa Pampanga, sa bayan naman ng Florida Blanca, ibinibida ng mga katutubong Aita ang pinais. Ang paraan ng pagluluto gamit ang trunk o katawan ng puno ng saging. Isa raw kasi sa mga pananim na hindi mawawala sa mga Aita ang puno ng saging. Bukod sa bunga nito na kanilang kinakain, naisipan din nilang gamitin pangluto ang trunk ng puno ng saging. Yung mga fresh na mga saha, yeah, meron talaga. Kasi pag ini-squeeze mo yun, may tubig eh. So kaya nga hindi siya nasusunog at nakakatulong na hindi matuyot yung niluluto. Kuya Romeo, kompleto na yan, Ricardo? Ituturuan kita ng magluto ng pinais. Pinalamanan ng mga nahiwang sangkap ang tilapia. Inuna ang sibuyas. Inilagay na rin ang bawang at patatas. Tinupi ang dulong bahagi ng katawan ng saging. Tinalian ito gamit ang pantaling nakuha mula sa gilid ng banana trunk. Isinilid na rito ang mga tilapia. Itinupi na ang natirang dulong bahagi ng banana trunk at saka muling tinalian. Ah! Handa na ang lutuin ang pinais! Inilatag na ito sa apoy. Tustahin ang magkabilang bahagi nito. Dahil sa taglay na natural na moisture sa loob ng banana trunk, magiging steamed ang pagkakaluto ng isda. Wow! Mukhang masarap! Kuya Romeo, how do you say let's eat in your dialect? Manang kita mo inya. Ay, 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 ay
Ang pambansang dahon nating anahaw, hitik daw sa kabundukan ng Montalban. Kaya naman, ito ang ginagamit ng mga katutubong dumagat sa pagluluto. Yung mga dumagat na gumagamit ng anahaw, pangpulo ng kafe, pangluto ng pangsaing ng kanilang bigas, pangpulo ng tubig. Mga yon, sa tingin ko, nakuha nila yon by instinct. Tinawag na pinutos ang cooking technique na ito. Mula sa salitang dumagat na ang ibig sabihin ay binalot. Kadalasang baboy ramuraw ang iniluluto rito. Kaya ang ihahain natin ngayon ang pinutos na baboy. Sa dahon ng anahaw, ilagay ang sibuyas, pork, bawang, asin at paminta. Ibalot na ang pagkain sa dahon ng anahaw. Itali ang sobrang bahagi nito para maisara. Ipatong sa nagbabagang uling at hayaang maluto ang magkabilang bahagi nito ng tig-30 minuto. Pinatikim namin sa ilan nating kapuso sa syudad ang mga pagkain ito. E panalo naman ba sa kanilang panlasa? Kahit sabog pa lang, maubos ko na ito. Kahit mamaya pwede ko nang hingin ito. Masarap siya, kakaiba. Kasi ngayon pa lang ako nakatikim ng ganitong luto na niluto dun sa ano ng saging. Masarap pala ang luto na gamit ng dahon ng anahaw. Sa mga kakaibang paglulutong ito, patunay na ang mga Pinoy hindi lang mahilig sa pagkain, mahilig din tayong gumawa ng mga kakaibang paraan sa pagluluto ng pagkain.